It's my life. Parang ayun nga, nakukulangan sa power para makabalik ka agad. Although natipid ka sa gasolina, pero yun nga, may bitin. Kumbaga, hindi ka agad kick yung ano, pag naggas ka. Meron siyang delay. Eh, since na tayo dito, paarangkada lang naman ang kailangan natin dito eh. Sa city. Power ang kailangan natin. Pero syempre, kung ano nga, ginawa naman ni Yamaha yan para makatipid sa gas. So, depende na lang talaga sa user kung ano yung mas prefer niya. Ako kasi na-experience ko ngayon niya. Diba, biglang titigil yung makina. Tapos sa time na kailangan mong hindi naman rumatrat. Kumbaga, sa time na kailangan mong umarangkada ka agad, eh yun nga, may delay or may bitin. May bitin akong na-experience. Eh ako, gusto ko buo yung ano niya talaga eh. Buo yung takbo niya, yung arangkada. So, mas pinipili ko siya kaysa dun sa yun niya, sa fuel save. Ayan, kita niyo na kung sino nagpapatraffic ha. Hindi niya dito sa kaliwa, papasok naman sa kanan. So, anong nangyari? Nabablock itong mga papuntang Pasay. Ayan. Ang hangin, ang lakas. Parang yung hangin galing Roas Boulevard eh. Ang may dagat. You know? Kasi ko sa pagbanking natin nagbabounce tayo. Sabihin ganun lumambot yung shock ni LMAX. Ayan na, yung sinasabi sa inyong ano, onslaught. Kahit na holiday, walang sinasanto pala to. Lalo na pagka daily, pagka uwi. Ganyan ang scenario lagi dito sa Pasay. Given na ginagawa yung flyover ba yan or ano ba yan? Bridge. Singit-singit lang. Yun ang yung nakakaumay na part sa biyahe natin. Dito yung masarap magpatay ng camera eh. Pero ano yan, kahit paano, mabilis-bilis pa ng yung ano na yan, gawa nila. Ito pa siya. Okay, dito pa siya. Nakita niyo naman yung scenario dito. Ala, di man lubok, mga sir. Dati na binili ko si NMAX, kala ko daw makakasingit-singit dito eh. Nataw na binili ko si NMAX, nag-start yung ginawa yung ano na yan eh. Yung flyover na yan. Yan, ito yung naging resulta dito. Mas committed yung dinadaanan. Saka maganda doon, na-master na natin isingit si NMAX. Araw-araw na training natin dito. Sa mga nalalakihan dyan, akala nyo lang yon, sa una lang yon. Pero pag araw-araw nyo nang ginagawa, master nyo na. Ayan.
sa kop niya la. Kaya naman ang motor yan. Ang diskarte dyan, lipat ka ng lane dun, oh, sa kaliwa. Nakaka-intimidate naman talaga kapag may mga ganyan malalaking sasakyan. Kaya dapat unahan mo palagi yan. Much better na mas mauna ka. Okay, malapit-lapit na. Kahit paano, by 4:30 nasa bahay na tayo. 3:25 tayo malis ng Pasig. Mabilis-bilis pa yun. 3:53 time natin. Yan, no? Alam mo na kung sino sumisira ng daan, ha? Diskarte dito, gilid-gilid din talaga. Kaso nga lang, maingat kasi mga buhangin. Ayan, o. Pwedeng mag-cause ng slip. Ouch! Sana naman matapos na to. Sabi nila yung bridge na araw yan magkoconnect sa airport, eh. Yun, nakalabas din, nasumpa. Yun, makakahinga na ulit tayo na maluwag. Okay, isang option kasi, pwede naman mag Merville, pwede naman mag service road tapos Merville. Kaso nga lang, pagdating ng Merville, yun nga, lubak naman ang kalaban mo dun. Saka syempre, dadaan ka ng Kaingin, makitid na, may lubak pa rin. So dito, tiis-tiis lang talaga sa traffic. Ayan, ganun-ganun lang tayo. Okay. Tawid-tawid lang tayo mga SM. Rotonda. Then domestic. Nandito mainit. Iba yung init dito. So yun lang naman yung mga update using USEC S9R 2K at 30 frame rate per seconds. Tapos yung Tuyo battery, samahan na rin natin ng today nirebuild din natin yung Insta 360, yung kuha niya ng 4K at 4K resolution at 4K at 60 frame rate per seconds. Kanina nang papunta tayo doon sa Marikina. Papunta tayo Marikina, yun ang gamit natin, Insta 360. Ang route natin is Paranaque, EDSA, then Ortigas, Extension, to Santolan, then